Malapugon ang init sa loob ng bahay, kaya tuwing tanghali, naghahanap siya ng preskong lugar. Magtutubig lang ako at tapos alabas lang ako dito kasi dito medyo ano dito eh malamig dito, mahangin. Uupo, hihiga, matutulog, ganun lang. Nitong Sabado, malalagnat ang init na pumalo sa 38.8 degrees Celsius sa Pag-asa Station sa Naiya, Pasay City. Ito na ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila. Mas mataas pa sa dating record na 38.6 degrees Celsius noong May 17, 1915 sa Port Area sa Baynila at May 29, 2021 sa Pasay. Pero nuknukan din ng init kahapon sa Kamiling, Tarlac, kung saan naitala ang pinakamainit na temperatura ngayong taon na umabot sa 40.3 degrees Celsius. Kaya babala ng pag-asa, posibleng titindi pa ang init. Posible po kasi up to May or up to first half of May, dun po tayo nakakapagsala talaga ng matataas na temperatura and at the same time mataas na alinsangan o heat index. Kaakibat naman na nakapapasong init ng panahon ang ilang sakit na dapat bantayan. Dahil sa labis na init, maraming mga senior citizen maging mga kabataan ang nakararanas ng pagsama ng pakiramdam. Kabilang dyan ang pagdurugo ng ilong at pagkakaroon ng lagnat. Si Donna, laging nakaalalay sa dalawang maliit pang anak matapos lagnatin at dumugo ang ilong kahapon. Ganina po dumugo yung ilong, tapos yung isa, ano po, nilagnat po nung ano, sa sobrang init, tapos nagtae rin. Natataranta ako sa kanila kapag ano, lalo na to, kasi nagsunod lang silang dalawa nagkalagnat. Ito kasi, problema kasi nito, inukumbulsyon kasi siya. Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat baliwalain, lalo na kung hahantong sa heat cramps o pananakit o pamumulikat ng kalabnan, heat exhaustion o lubhang pagkapagod, at heat stroke. Of course, dadalhin natin yung individual or patient sa malamig na area, no? So ito yung very common, no? Aalisin natin yung mga damit na nagsobra-sobrang nagkukos ng init sa katawan. And then like kung meron naman like ventilation, so meron tayong mga electric fans or something like mga itong mga battery operated fans, mga fans. So ito yung makakaalis ng heat, no? Ito yung mga first aid na kung wala talagang tubig. Para proteksyon na naman sa init ang mga estudyante, ipinag-utos na ng DepEd ang pagsasagawa ng asynchronous classes o distance learning sa April 29 at 30 dahil sa inaasahang patuloy na pagtaas ng heat index at nakaambang transport strike. Hindi sakop ng DepEd memo ang mga pribadong eskwelahan at depende na sa kanilang pamunuan. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.